Ang pera na pinapadala ng mga OFW sa bansa, malaking tulong yan sa ating ekonomiya. At alam nyo ba na ngayon ay mas pinabilis at mas pinadali na ang send money sa kanilang family? Sa tulong ng GCash, saan man sa mundo ramdamang sustento at pagmamahal ng mga OFW sa kani-kanilang mahal sa buhay, at yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Kaya manood, makinig, at sumagot sa mga tanong ha, at magkaroon kayo ng chance na manalo ng GCash load ng libre. Because with GCash, lahat ng pangangailangan natin para mas umigi at gumaan ang buhay, you know it, G pa rin. Taon-taon, tinatayang nasa 1 milyong Pilipino ang umaalis ng bansa para magtrabaho abroad. Mahigit sa 10 milyong Pilipino o 11% ng buong populasyon ng Pilipinas ang naninirahan at nakikipagsapalaran ngayon sa ibang bansa. Noong 2020, ayon sa United Nations Population Division, pinakamalaki ang bilang ng mga Pinoy sa Saudi Arabia na aabot sa higit sa 600,000 Pilipino. Kasunod ang Canada, UAE, Australia at Japan. Si Jade De La Rosa, 15 taon na sa Kuwait. I got married 2003 at syempre after having my own child, first child, no. Nakatira lang kami noon sa maliit na room. Actually it's an actual garage na kinonvert ko lang na isang bahay. And then nahirapan kami ni Mrs. My wife asked me one time na bakit hindi daw mag-abroad para mapadali yung aming pag-angat sa buhay. Taong 2007 nang siya'y lumipad papuntang Kuwait. I applied as an IT. Kaso lang katulad ng maraming OFW, naranasan ko yung naranasan nila. Pagdating ko dito sa Kuwait, my contract was changed. Nabago from a system administrator into a assistant storekeeper, bodeguero. Mula sa pagiging storekeeper, naging full-time siya bilang church worker. I was actually 3 months out of work. I stayed in the church praying. And then one day the Lord answered in Psalms 40, sabi doon, I have turned around and heard your cry. And then there was a call. Tapos interview. Kinabukasan start na ako as system administrator. Taong 2012, sumunod naman ang kanyang misis na si Jonah Bitbit ang dalawa nilang anak. Nakakatawa nga yung tagpo na yun sa airport kasi I was really ready. So, tapos yung bunso ko noon, si Janine, is holding my picture sa frame na may buhok. Paglapit ko sa kanya, wala akong buhok. Nakatingin lang siya sa akin kung pareho ba yung tatay niya doon. No, it was really funny. Mahirap daw ang malayo sa mga kapamilya sa Pilipinas. Pero sadyang nasa kapalaran na niya ang mga ibang bayan, makapagtrabaho at maging isang misyonaryo. Good morning! Kilala ko! Tulad ni Jade, nakipagsapalaran din bilang caregiver sa bansang Taiwan si Bernadette. Siya'y isang single mother at may dalawang anak. 15 years na rin siyang OFW. Asawa ko kasi dati, medyo mahina yung kita niya. Tapos naging dalawa na yung anak namin. Bali, kinukulang kami. Tapos, tinutulungan ko pa po yung pamilya ko kasi wala na po akong tatay. Tapos may kapatid pa po akong dalawa noon na nag-aaral. Sa loob ng mahabang panahon, 2 beses lang daw nakauwi ng Pilipinas si Bernadette. Hanggang ngayon, hanggang makapundar ako ng mga lupa, ng sariling bahay, sariling sasakyan, kaya nag-taste talaga ako hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Bali, 8 years na po ako hindi nauwi. Ilang mahahalagang okasyon din ang hindi niya kapiling ang mga mahal sa buhay. Minsan hindi talaga ako nakakatulog. Tapos minsan naisip ko, sana ano, may katabi rin ako matulog. Katabi ko rin yung anak ko. Inaalagaan ko rin sila. Tapos pinagluluto ko rin sila. Tapos sabi ko, ano, hanggang kailan kaya matatapos? Pero kasi laban lang para sa pangarap. Salamat sa Diyos, natapos na rin ang isang malungkot ang buhay ng mga OFW. Pero para sa pamilya, titiisin nila ang lahat. Good night everyone. God bless all. Sa nakalipas na 15 taon,
Bawat kayod ni Jade sa Kuwait, iniisip niya ang iniwang pamilya. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng sustento. Kung dati kailangan pang maghintay ng buong maghapon o kung minsan umaabot pa ng kinabukasan bago matanggap ng pamilya niya ang pera na ipinadala, iba na ngayon. Pag nagpadala ka, it will give them 2 to 3 days bago nila makuha. Babayad ka ng 1KD, that's it. Pero hindi eh. Pagdating dyan, may panibagong bank charge. Hindi ba nila alam gaano kahirap kitain yung dinar dito? Ang good news, mas mabilis at mas madali na maipadama ang pagmamahal sa pamilya sa Pilipinas. At ito na nga ang paraan ni Jade ngayon sa pagpapadala niya ng pera. With GCash, ginawa ko kasi nga nagulat ako that my phone number around 3 years ago is still working. Tapos yung panganay ko actually ang nagkulit sa akin. So okay, so I tried. Sige, can you try sending me? Tapos inurasan ko talaga. Kausap ko siya pero na-receive ko. Sabi ko, bang, mabilis ah. Okay, let me try sending something. Ako naman ang nagpadala. Kausap ko din siya. And then, ako mabilis. Dibuting na tayo sa Lulu Exchange dito sa Parwagia. Samahan niyo akong magpadala ng GCash. Matapos mag-load from GCash partner, matatanggap agad ni Jade ang perang ipapadala niya sa Pilipinas. At gamit ang kanyang mobile phone na may GCash app, anytime ay mabilis niyang masisend money ang pera sa kanyang anak o kaya sa kanyang nanay. Sabi ko sa kanila, through GCash na lang tayo kasi in just a couple of minutes, andito na sa akin. At ilang segundo lang, na-receive na rin ang pera ng panganay na anak ni Jade na nasa Cavite. I usually get a notification and that lets me know that there's money in the GCash app. A lot easier to get money through GCash because it's indirectly and it's done easily. Sa nakalipas na 2 taon, through GCash na ang pagpapadala ng tatay ni TJ. Ang pera naman na natatanggap sa Pilipinas, ginagamit sa pay bills at iba pang pangangailangan, lalo raw nitong nagdaang pandemya at limitado ang kilos nila. He tells me to write down everything I spend on so we can account it and so I can spend the money wisely. Nakapagpatapos din ng pag-aaral si Bernadette ng anak. Ang panganay niya ay nursing assistant sa UAE. Ang 11 years old na anak sa Pilipinas na lang ang sinusustentuhan niya ngayon. Noon nung wala pang GCash, yung nanay ko pabalik-balik. Kaya sabi ko, nay, may padala na ako. Sabi niya, ay wag mo na, bukas na lang. Kasi baka mamaya wala pa silang cash. Ito, dahil wala pang GCash app sa phone ni Bernadette. FEA Far Easton. Sa remittance center naman na ito, niya pinapadala ang pera para sa Pilipinas. Nung nagkaroon ng GCash yung Far East Express, yun, doon na po ako lang papadala. Dito naman sa Laguna, mabilis na na-receive ng kanyang nanay ang perang pinadala ni Bernadette. Parang inabot ko lang, nay, nandito na yung padala ko. Wala pang 30 seconds. Basta ang bilis talaga. Hindi na raw niya kailangang lumabas ng bahay o pumunta pa sa mga remittance centers para kunin ang perang ipinadala ng anak. Malaki po ang tulong, lalo na ngayong pandemic, kung kami ay magbabayad ng bills, hindi na ako bababa ng bayan. Ang kuryente, ang internet, ang tubig, napakasarap na kasi dito lang makakabayad na ako. Nagpapasalamat ang nanay ni Bernadette sa sakripisyo ng kanyang anak. Ilang taon din na hindi nila ito nakasama. Si Bernadette naman maswerte na magkaroon ng mabait na amo sa Taiwan. Kaya naman, nang magkaroon ng pagkakataon, pinapunta niya ang kanyang nanay, 2 anak at mga kapatid sa Taiwan. Anak, maraming salamat sa iyong tulong pinansyal mula noon. Naka 15 years ka na sa Taiwan, tuloy pa rin ang iyong pagpapadala sa amin. Kaya maraming salamat lalo sa Panginoon na lagi kang ginagabayan niya. Maraming salamat. Itinuturing ng mga bayani ng modernong panahon ang mga kababayan nating OFW. Kaya naman, pinapahalagahan din ng GCash ang kanilang kontribusyon sa Pilipinas. Sa tulong ng number one electronic money platform, mas pinagagaan ng kanilang buhay, lalo na sa usaping pinansyal at pagpapadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay.
So GCash makes it convenient for OFWs and their families through GCash International Remittance, where anyone abroad can send money directly to a GCash wallet and the remittance is received within minutes. We are also continuously expanding our international remittance partner base to make sure na ang serbisyong ito ay accessible sa ating mga kababayan saan man sila sa mundo. Kung ang OFW ay My Philippines SIM card, ay pwede na niyang i-download sa kanyang mobile phone ang GCash app. At mula dito, magagamit na ng mga kababayan natin abroad ang mga services na alok ng electronic money platform na ito. As long as they have a Philippine roaming SIM, kahit anong network, basta active at naka-roaming, they can download and register to GCash. They can cash into their GCash wallet through our international remittance partners too. So instead na GCash number ng beneficiary, ang ibibigay na nila is their own GCash number. Once ma-receive ang pera sa kanilang GCash wallet, pwede na nila magamit ang GCash services like pay bills, buy load, send money, GSave or GInvest. This way, we are giving the OFWs control over their hard-earned money. Hindi na kailangang ipadala ang buong sweldo sa Pilipinas. Pwedeng sila na ang magbayad ng bills or tuition, pwede na rin silang mag-grocery for their family or magpadala ng bucket of chicken for nanay or bunso's birthday via GLife. Dahil sa makabago at modernong paraan, kampante ang mga kababayan natin abroad tulad ni Jade at Bernadette na safe at secure ang kanilang perang pinaghihirapan. Yung GCash, andyan na siya eh. It has arrived. Kailangan na lang natin i-activate. It's in a society of a cashless society. Hindi ka magiging in kung wala ka nun. Ang ganda talaga po ng GCash kasi hindi siya nagpapalya sa pag-transfer ng pera. With GCash, sending money to your loved ones is convenient, safe, fast, and secure. Fast, safe, secure. Dapat lang naman. Lalo na't pinaghirapan ito ng ating mga kababayan at sana sa mga pamilyang nasa Pinas na tumatanggap ng pera abroad. Pahalagahan naman ang perang ipinapadala. At tulad ng sinabi ko kanina, para sa mga tumututok sa aming episode, mamimigay kami ng 500 pesos GCash load na libre sa 6 na followers ko. 3 sa YouTube, 3 rin sa Facebook. Pero ito ang requirement. You have to be a follower of all my social media accounts. Kaya, sagutin na ang 3 tanong na ito. Again, kung ano man ang inyong pangangailangan para mas umigi at gumaan ang buhay, you know it, G pa rin!